And welcome to Cinema News, one of the women of the moment, Andrea Brillantes. Hello po sa inyong lahat. I'm so happy na nalaman kong confirmed ang interview na ito. And of course, lahat ng ito ay in celebration sa mega success ng senior high. Grabe, I am such a fan of the series, yung buong group ninyo. And congratulations dahil ito na, new chapter na agad-agad ng senior high. Excited na din ako dahil mas nagiging intense na, legit. Jam-packed, walang time to breathe. Honestly, walang time to relax. So, sana handa yung audience namin sa mga mangyayari. Kasi kahit kami naloloka. Grabe, ang bilis ng mga pangyayari. I remember, nag-release lang kayo ng teaser. Tapos yun na, biglang airing na kayo. Biglang ngayon, pa new chapter na kayo. Are you surprised at all? Na biglang ganito kaganda yung reception at ito na, kumbaga parang medyo book 2 or next chapter na ng senior high. Or when you went into the project, alam mo na iba to. Nung finish pa lang po sa akin yung story-wise, para sa akin iba na talaga siya. And first time kong gagawin to, of course, may kambal and we talk about sensitive and serious topics. Ito kasi talaga din yung deserve ng senior high. It's for everyone. Hindi lang siya tungkol din sa mga sensitive topics. It's about family din. It's about knowing your kids. Do you really know your kid? Kilala mo ba talaga sila? Alam mo ba talaga yung ginagawa nila para din to makatulong sa mga family issues, sa mga ganun pong bagay. So, sobrang hindi po ako surprised, but I am very thankful and grateful sa suporta na natatanggap namin. Masaya po ako na naitatawid namin yung mensahe na gustong maibigay ng senior high. Hindi po masyado yung hype, hindi yan, pero masaya ako na naka-raise kami ng awareness and madaming natutuwa ng mga viewers sa amin at nakakakuha kami ng recognition. Bawat character sinusuportahan and gustong-gusto ko po yun para sa aming lahat. Totoo yung sinabi mo na bawat character sinusuportahan. Kasi I think ang iba din sa show ninyo, walang and kaya siya tumatatak. Po. Yeah, kaya siya tumatatak din. Lahat ng character may kwento at grabe yung cast ninyo. Sobrang galing ng cast ninyo. How does it feel to be working with veteran actors na talagang pinakamagaling, and kayo sa generation nyo, I personally believe kayo yung best actors of your generation na pinagsama-sama in this soap. Ang galing talaga ng cast namin dito. I'm very proud of this cast. Pumasok pa lang ako dito na alam kong walang tapon yung cast dito, na kapag nag-uusap-usap kaming kids, lalo na si Kyle, I was talking to him kasi ngayon nakikita ko mas confident na siya as an actor. So sinasabi ko, kaya galingan mo ha. Kasi kasama natin ngayon, kahit ako din po, ina-apply ko to sa sarili ko. Ang gagaling, Elijah. Dati ko pa po siya pinapanood. Elijah, si JK, alam ko magaling na talaga siya. Cyril and Sijan, come on. Silang dalawa. Kaya sabi ko, kapag napunta na sa atin yung spotlight, we need to milk it. Kasi alam ko, kapag napunta na kay Sijan, kay Cyril, my God, kukunin talaga nila opportunity na yun at kakainin nila tayong lahat ng buhay. And it's, ang masaya kasi di ko alam paano namin nagagawa. Lahat kami masaya lang para sa isa't isa. Wala pong competition dito. Walang taasan, walang superstar. Na una kinatakot ko kasi we're all kids pa rin po eh. Somehow we're all still kids. We're all still very young, kaming mga North Fordians. And madalas sa ganong age, madaming mga competition, mga pagko-compare-compare. Wala, lahat kami very proud lang and supportive of one another. Kaya naging safe space din yung senior high for me somehow. And na may kasama kami mga veterans na nagagabayan kami. At natitingalaan ko lang sila, lalo na si Miss Angel. Apakagaling. Pero lahat sila mabait. Lahat sila sobrang humble. Lahat kami magkaka-vibe ng ugali. Lahat kami kalog. Ang saya. Hala, ayoko na tuloy mag-end. Charm.
Actually, narinig ko din yan, na-interview ko si JK recently. At yan mismo ang term na sinabi niya. Sabi niya We're na all parang, very clingy. pag meet nyo, clingy that, yes. Clingy daw kayo. At saka pag meet nyo daw lahat, naging safe space kayo ng isa't isa. Parang walang nagjudge sa ibang tao. Magkasundo kayong talaga lahat. At hindi in a showbiz way, pero legit. Nakakasama ko pa rin sila even after our taping. Minsan, lalabaw, meron na kaming nagawa na lumabas na kami lahat. Magkakasama kami isang gabi, ganun. Tapos, bawat take, magkakasama, magkakausap pa. Sobrang clingy namin, cast. Ewan ko. Hindi ko, minsan naisip pa, healthy ba to? Or baka ano? Talagang super clingy namin lahat sa isa't isa. Pero ano talaga, nakakatuwa kasi I guess yung chemistry na yon nagta-translate dun sa mga characters ninyo on screen. Eto na, gusto ko tanungin sa'yo, syempre sa mga fans mo, sa mga nakakausap mo na viewers, sila ba ay mas team Obet or team Gino sila? Mix sila. Sa nakikita ko po online, madami talagang Gino kay madami ding Obet. Tapos ngayon, natatawa ako kasi super happy na silang lahat dahil meron din kaming bagong character na si Gray. Namatay din si Gray. So, good luck na lang sa kanila, honestly. Basta yung iba doon, sinasabi na lang, bahala na kung sino makakatuloy ni Sky, basta mahanap lang sino pumatay kay Luna. Sa dami nang nangyayari sa senior high and lahat may kanya-kanyang stories na somehow involved at umiikot pa rin kay Sky. Hindi ko pwede pakawalan yung core ko na andito talaga ako para malaman sino pumatay kay Luna. So, doon din ako nagpo-focus. Pero masaya ako na may konti kami ganito kasi it's still a teen drama para at least may konting kilig and lightness sa show namin. Nakakatuwa talaga. And you've been mentioning Kyle, of course. Ito ang, I guess, reunion project ninyo. Yeah. Na kayong dalawa talaga ang, I guess, tandem mula nung Gold Squad ninyo. And I was curious kasi, syempre, before I got to interview you pa on Pop Cinema, I believe, with MJ Felipe. And talagang hindi din madedeny yung naging partnership and tandem ninyo ni Seth dati. Pero this time, ibang partnership naman with Kyle. Nung nalaman mo na kayo naman ang medyo magkaka-storyline dito in this series, ano yung unang reaction mo? Kasi shift eh, parang ganun, for the fans as well. Si Kyle, ngayon na ulit kami mag-work and ngayon, it's different kasi it's just the two of us from Gold Squad. First time lang yun ever sa buong career yata namin sa pagkakaalam ko po. So, yun, gusto ko lang din makita kung paano magiging dynamics namin without the squad. If kaya ba namin both, kung paano. And syempre, I got excited po knowing that Kyle will be with me sa senior high. Yes, but I also got very excited kay JK kasi ang tagal na wala ni JK. Tapos alam nating lahat, nag-focus siya sa pagiging singer niya. Sobrang masaya ako na, oh my God, napa-oo si JK na umarte ulit. At mag-asap ulit, gawin to lahat. Doon ako sobrang na-excited talaga. Oo, sobrang powerful ng cast ninyo sa totoo lang. And actually, now that you mentioned that, na-realize ko nga din na ang sinishift din ng tao ngayon, si Gino at si Obet. So parang ikaw pa yung, nakita mo na, ikaw pa yung ni-left out ng konti kasi sila talaga. Madaming nag-shift. Ang daming shift. And I think kaya po mas nag-work yun kasi nakatulong yata yung isang malaking factor na alam na ng mga tao na I'm a solo artist na now. So I think naisip nila pwede na nila ako ship sa kahit na sino because I'm not entitled to anyone else. Ako lang mag-isa. So siguro mas nag-enjoy sila kasi mas free sila mag-ship kung kani-kanino. Lahat kami dito solo artist po eh. Wala pong may love team here. So I think kaya mas freely nag-ship yung mga tao kung kani-kanino. Totoo, that's a very good point. At dahil minention mo yan, naalala ko lang yung iyong
bombshell look during the ABS-CBN ball. Napakaganda ni Andrea. And I remember nung nag-research ako sa inyong mga looks, sabi ni Elds Mejia, your stylist, nung nag-usap daw kayo kung ano daw yung gusto mo, parang ang medyo statement mo daw dun ay magpapakilala ka ulit bilang si Andrea Brillantes, independent woman, strong woman. Wow. Na-enjoy mo tong season na to ng life mo, Blay. Yes. Sobra. I wanna stay here na nga forever. Sobrang saya. Ang saya, ang gaan. Less problematic, I guess. Hindi naman sa ambigat nung before, but iba lang yung... Iba kasi kapag ikaw lang at iisipin mo sarili mo lang din. At ang comments lang din ng tao is more on you. Iba siya. Mas maluwag lang for me. And mas madami pa akong time for me. Wala akong time, pero... Wala ka. Yun yung sabi ko, may time ka ba? Wala pa akong time, pero lahat na ng time ko is for me. Yeah, yeah. Lahat ng ginagawa ko is for me. Parang ganun po. Pero wala din akong oras. Pero at least lahat ng ginagawa ko to para sa akin. Tama. At nakikita, at maraming salamat sa sumusuporta sa akin dahil unfortunately, madami pong mga nagsusolo, artist, solo karera, pero it doesn't really click. Or sometimes it doesn't work. So maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dito. At nagmamahal, mas minahal pa ako, mas sinuportahan pa nga ako ng iba nung nag-solo ako. Maraming salamat po dahil sila ang partner ko. Solo artist ako pero ang partner ko is yung viewers, partners ko, yung fans ko. Maraming salamat sa kanila. Kasi kung hindi dahil sa kanila, parang hindi po talaga mag-work eh. Hindi po talaga din ako magkakaroon ng confidence to go on my own kung hindi ko nakikita yung pagmamahal na binibigay sa akin ng viewers and fans ko and ng management as well. Very well said. Nako, talaga naman. Pero I know na ang isa sa mga pinaka, I guess, solid support system mo in this strong woman era of Andrea Brillantes are your ABCD girls. Yes. Siyempre, tuwan-tuwa yung mga tao whenever they see your posts together, your pictures together. And I just wanted to ask, kasi syempre, yung grupo mong yan, sila talaga yung they got your back, right? And so, gaano ka importante sa'yo yung suporta nila for you, especially during more challenging times na pinagdaanan mo? Actually, hindi lang alam ng mga tao, pero ang dami na pong pinagdaanan talaga ng group ko na to ng ABCD. Especially parang friends na kami, 15 pa lang ako. I'm 20 now, turning 21 next year. Nadami pong pinagdaanan to and ang dami, may mga naging away na din dito kasi of course friends, madami ng ganyan, madami pero bumabalik pa rin kami lagi sa isa't isa. And sobrang swak lang ugali ng isa't isa sa amin. And nag-start lang talaga tong ABCD kasi we all want to celebrate our summer sa Spain. Gusto lang talaga namin actually mag-work na mag-work para meron kaming pang-Spain. Tapos nag-work naman yung ABCD, madami natutuwa sa amin at masaya kami dahil natutuwa sila sa ugali namin kasi ang different personalities kami lahat, iba't iba ng strengths yung personality namin at masaya kami na nagugustuhan ng viewers na na-appreciate nila yun. Kasi very important sa akin yung girls na to. So, natakot ako kasi nung una kung parang ipapublic yung friendship namin ng ganun. Kasi ang daming pwedeng gawin ng mga tao eh. Pwedeng baliktarin yung mga tao. Pwede nilang gawan ng issue yung isang bagay na very wholesome naman. Tulad ng friendship ko. Na ayokong matouch nila talaga yung bagay na yun. Pero so far, so good naman yung pagtanggap nila sa amin. Kaya thank you. Kasi hindi ko kaya ipagpalit yung mga girls ko. Hindi talaga. Araw-araw kami magkausap. At saka kasi nagpa-solidify ng
friendship namin is lahat kami ay single. Lahat kami madami din pinagdaanan sa love. Lahat din po kami very independent. As in. And lahat kami may goals sa life. Nung sinasabi mo kanina na parang kung alam lang nila, tapos sinabi mo yung word na goals, na-realize ko na a few years back, nagsulat ka ng libro. Goals. Kasi I was gonna say na, save it, I was, yes, I was gonna say kasi sa dami mong, ng kwento ng buhay mo, you can save it for a book. Tapos na-realize ko, book 2 na to actually, kung sakasakali sa dami ng pinagdaanan mo the next decade mula nung libro na yon. Grabe. Alam niyo po, binibigyan niyo ako ng idea. Char! Pero wala ka ng time. So, next time, pag mas may time. Ko, naisip ko po agad yun. Pero saan ko isisiksik? Sige, siguro next year na lang. Masyado na akong madaming gustong gawin. Sa totoo lang, yung success na meron ka ngayon, yung kung paano ka tinatangkilik, like you said, ng fans mo ngayon, even if you're a solo artist, that's because you're so good, Blythe. You're extremely good at what you do at napaka-genuine mo. Kaya ipagpatuloy mo yan. Congratulations on everything, Blythe. Please invite everyone to keep watching Senior High at kung meron kang masasabi na dapat nilang abangan na matindi dito sa inyong bagong chapter. Sa lahat po ng nanonood ng Senior High, hi, Northfordians! Siyempre, ni-invite ko po kayo lahat na manood ng Senior High, 9:30 p.m. po, Mondays to Fridays po, A to Z, TV5, and Kapamilya Online Live. At sa bagong kabanata, gusto ko lang sabihin na maghanda kayong lahat. Dahil ang dami nyo pang akalang alam nyo na, pero hindi pa. Stay tuned! Thank you po! Thank you very much, Andrea. Maraming salamat at muli, congratulations on everything. Thank you. And that's it for our episode this weekend. Thank you so much for watching and for making us a part of your weekend habit. Please do follow Cinema One on our official social media accounts as we do upload our full interviews there. I'll see you all again next week. Have a good weekend. This has been Cinema News.